Isa ang Honda Wave sa sobrang naging popular sa mga underbone ng Honda dito sa Pilipinas. At ngayon mas pinaganda pa lalo ang design nito na siguradong mas magugustuhan ng marami. Isa itong color glossy blue sa may magandang kulay, very premium at napakadaling bagayan. At ang maganda pa dito, naka-LED na ang headlight nito kaya maliwanag na to lalong-lalo na sa gabi. Then napakaganda din ang pagkakakombine ng glossy blue tapos glossy black dito sa pinaka-visor niya. At dito sa bandang ilalim, meron pa siyang nakalagay na Honda. Hindi lang siya basta plain dahil nakasulat siya sa color black, kaya mas mababasa at mas bumagay siyang tingnan. Dito sa bandang harapan nito, napaka-premium ng kanyang hitsura. Bagay na bagay yung design ng kanyang headlight, tapos itong kanyang DRL, bagay na bagay din. Kung pagmamasdan natin yung kanyang DRL, pa letter X siya, kaya bagay na bagay. Tapos yung kanyang DRL, naka-LED na rin yan. Dagdag visibility na rin yan, lalo-lalo sa tanghali o kahit sa gabi. Then, nagpapaganda din itong chrome dito sa bandang gitna. Sa mga signal lights naman ito, naka-bulb type pa rin. Pagdating naman sa taillight nito, naka-LED na din ito kaya mas visible na talaga lalo na sa gabi. Then very premium yung design ng kanyang taillight. Pa-letter X din yung design ng kanyang taillight, bagay na bagay sa bago niyang forma. Then pagdating sa kanyang instrument panel, mas pinalaki ang kanyang instrument panel kaya mas mababasa mo lahat ng mga indicator. Combination na ito ng digital then analogue display. Sa mga switches naman ganun pa rin naman, nandito ang high beam and low beam, busina, signal lights dito sa bandang ilalim. Then dito sa kabila ang push start. Tapos sa susian nito, maganda dito, meron na siyang shutter lock kaya mas safe na ito pagdating sa mga magnanakaw kasi hindi ito basta-basta masususian. So kung magpa-park ka sa hindi ka masyadong familiar na lugar, hindi ka masyadong mag-aalala kasi hindi naman nila masusundot yan basta-basta. Then dito na rin ang switch ng kanyang under seat storage. Kaya hindi mo na kailangan susuyan pa sa may bandang upuan. So mas madali, mas easy access. Then speaking of under seat storage, mas malaki na ang under seat storage nito dahil 17 liters ito at kasya na dito ang half face helmet. So marami ka nang pwedeng mailagay dyan. So very convenient yan kapag madami kang dala-dala. Then dito na rin ang kanyang tangke. Ang fuel tank capacity nito ay 5.5 liters. At mas matipid nga ito sa gasolina dahil fuel injected na, nag-average niya ito ng up to 71 km per liter. Kaya sobrang makakatipid ka talaga. Perfect na perfect pang hanap buhay at pang araw-araw. Then very premium din ang design ng kanyang upuan. No? Kahit hindi mo napapalitan, maganda na talaga yung stock na upuan nito. Oh. Mas pinaganda na talaga siya. Then isa pa sa dinagdag na convenient feature sa motor na to, meron na itong bulsa sa harapan. So meron kang lagayan ng cellphone mo, meron kang lagayan ng tubig, mga barya-barya, gloves. So very convenient talaga. Ito pa lang ang kauna-unahang underbone ng Honda na mayroong bulsa sa harapan kaya okay na okay talaga itong bagong 2023 version ng Honda Wave. Pagdating naman sa sukat ng gulong nito, sa harapan ay 70x90x17, sa likod naman ay 80x90x17. So same pa rin ang design nito sa mga lumang version. At naka-tube type pa rin ito, hindi pa ito naka-tubeless. Then sa suspension naman, telescopic fork sa harap, then naka-dual shock sa likod. Then pagdating sa braking system, naka-disc brake na ito at drum brake sa likod. So mas malakas ang stopping power nito kasi naka-disc brake na ito. Then maganda yung kanyang kadena kasi merong cover, so hindi siya madudumihan basta-basta. Safe na safe siya sa mga debris, sa mga dumi-dumi, kaya hindi siya basta-basta mga ngalawang. Then kung pagmamasdan siya sa side view, maganda din siyang tingnan. Very elegant, wala siyang mga decals-decals, pero bagay na bagay. Meron lang siyang naka-3D emblem dito na Wave 125i. Very premium tingnan kasi naka-emboss pa siya, hindi siya basta sticker lang. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 124.8cc, program fuel injected, 4-stroke single overhead cam, single cylinder, air-cooled. Ang compression ratio nito ay 9.3:1 at naka-4-speed pa rin ito. Sa starting system nito, bukod sa kanyang push start, meron pa rin itong kickstart. At kagaya ng sabi ko kanina, mas pinatipid na ito sa gasolina dahil nag-a-average na ito ng 71 km per liter. Dahil yan sa improvement na ginawa sa makina nito, na dinagdagan pa nila ng piston oil jet system para mas madaling lumamig ang makina. At ang ginamit na frame dito, mas lighter pero mas durable compared dun sa mga traditional na body frame. So mas maganda na talaga ito kasi mas madali nating makokontrol. So yun guys, diba, mas classy na talaga itong bagong Honda Wave 125i 2023 version. Kaya sobrang nakaka-excite talaga pag dinala na to sa Pilipinas. Siguradong madami ang bibili nito kasi napaka-elegante na ng bago niyang forma. Kasi kung mapapansin natin yung lumang Honda Wave, talagang napag-iwanan na yung kanyang lumang disenyo. Hindi na niya kayang sumabay sa mga nauusong motor ngayon. Kaya maganda na nag-innovate din ang Honda pagdating sa design ng kanilang mga underbone. Anyway, meron itong 3-color variation dito sa naka-spoke. Itong blue, meron pa itong black, tapos meron pang red.
Pagdating naman sa presyo sa Thailand, ito ay nagkakahalaga ng 54,300 Thai baht equals na kung direkta natin i-convert into peso ay aabot siya ng 84,221 para yan dito sa naka-rim version. At para sa akin, sobrang sulit na ng presyo na yan para sa bago nitong forma at mayroon pa siyang mga convenient features na mas pinalaki ang undercity storage, mayroong bulsa sa harapan, naka-LED ang headlight, naka-LED ang taillight, kayang-kaya ng sumabay sa mga modernong motor na nauuso ngayon. Sa ngayon, wala pa tayong konkretong detalye kung kailan ito dadalhin sa Pilipinas. Pero malapit na rin dalhin yan kasi yan na lang ang kulang sa kategorya ng Honda Wave. Kasi dumating na sa Pilipinas yung Honda Wave RSX 110i. Yun, naka-fuel injected na rin yun. At ito na lang ang ating hinihintay. Itong Honda Wave 125i 2023 version. Kayo guys, ano masasabi ninyo dito sa bagong Honda Wave 125i 2023 version? I-comment nyo na lang sa baba. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin yung notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun na guys, hanggang sa muli. Ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.